Hey you guys, and welcome to another video. So today po is i-discuss natin yung mga bagay na hindi nyo po kailangan sa law school. So this will be in contrary to what I have uploaded weeks ago kung ano mga dapat bilhin. But then I realized na hindi pala siya dapat. By the way, I'm Jeremiah and I upload law school and law student related vlogs. If you're new to this channel, please don't forget to click subscribe and click the notification bell sa tabi ng subscribe. Or you can just simply click the click here na circle sa my corner. So let's get to the video. So, hi po again and welcome to another video. So, today nga po is i-discuss natin yung mga bagay na akala natin kailangan talaga sa law school, but then I realized hindi pala siya kailangan agad. Okay? So, di ko naman sinasabi na hindi nyo kailangan bilhin, but don't buy it yet. So, yun yung ibig kong sabihin. Huwag nyo munang bilhin kasi baka hindi nyo kailanganin sa law school. So, first po, highlighters. So, di ba? Napunod ko rin guys sa ibang mga vlogs, sa mga videos, sa mga vloggers po, sa mga law school na vloggers na they need highlighters. But, I realized when the school started na may mga bagay pala na parang hindi ko pala kailangan. Though these things are applicable to other law students, but there are students pala na hindi pala kailangan ng highlighters. So I realized na parang ay hindi pala siya kailangan. Nag-hoard ako ng apat na colors ng highlighters. But then when the school started, hindi ko alam kung paano gamitin ng highlighters. I mean, alam ko na gagamitin siya pang shade ng mga points or ng mga parts ng books o di kaya ng notes na parang gusto mong maalala tsaka mabigyan ng emphasis. Kaya lang, hindi pala siya necessary. Sorry guys. Nung bumili ako ng books para sa law school, ng mga required na books, then I started to use my highlighter. Na-realize ko na pag binuksan mo yung isang page, ay nagsasmudge. May mga smudges. Ibig sabihin is, tumatagos yung ink ng highlighter. So, medyo nagka-ano siya sa may likod ng page, tapos ang pangit niya nang tignan. So, mula noon is, hindi ko na siya masyadong ginagamit. Then I realized na, ay, saan ko pa siya gagamitin? Diba? So, medyo nasayang lang yung ano ko. But, again, this is not applicable to everyone. This is just my realization na highlighter po is not necessarily to everyone entering law school. But again, if it will help you for your visual na aid na pag may kulay is mas madali siyang ma-retain sa brain, then go for it. But what I'm saying is, wag ka munang bumili if you're not sure if you're into highlighters or not. Because siguro, you will realize later na ay hindi ko rin para siya kailangan. So, waste lang siya ng money. Diba? So next po is sticky notes. So most of the law school na related vlogs here sa YouTube, nagbibigay sa recommendation or they recommend always to use sticky notes. So what I did, I bought sticky notes, diba? Sa vlogs ko nga before, I bought sticky notes, different colors of sticky notes. No, nasa law school na ako, when I started taking notes, na-realize ko nga, I have my sticky notes, pero saan to siya gagamitin? So I was looking to my classmates, they don't have their sticky notes as well. So parang, para saan pala tong sticky notes? Parang hindi ko alam. So yung nangyari, ginamit ko na lang yung sticky notes para maglagyan ng ng palatandaan kung saan yung article 1, yung article 2, tsaka yung article 3. So far, hindi ko pa alam kung paano gamitin yung sticky notes. So, sa advice ko po sa inyo na hindi pa nakapili, huwag muna kayo bumili ng sticky notes. Kasi baka, hindi rin maging applicable for you sa pag-notes mo. Kasi, nare-realize ko din is, I'm more on the notebook. I'm more dependent on my notebooks kesa sa sticky notes. So, siguro, hindi man siya applicable pa sa akin ngayon, I'm not sure what will happen in the future, diba? Baka kailanganin ko din ng mga sticky notes. But for now po is, masasabi ko, huwag muna kayong bumili ng sticky notes if hindi nyo pa alam kung paano gumamit ng sticky notes. Siguro in my following videos, in my future videos, siguro I'm gonna give my full verdict if sticky notes is still a necessity sa law school. But for now, I'm still trying to figure out how to use sticky notes sa books ko po. Next po is correction tape. Diba sa video ko na, sa school supplies ko na videos, bumili ako na isang correction tape because I was thinking na pag nagkamali ako, is pwede ko lang siyang lagyan ng correction tape. But then I realized na hindi rin pala kailangan ng stick ng correction tape sa law school because your professor, the attorneys will advise you na as much as possible, huwag gumamit ng mga liquid eraser o di kaya ng mga correction tape kasi pag nasa bar na, bar exam, bawal na lahat yun. Ganun. Pag nag-mistake ka, nagkaroon ka ng mali sa sinagot mo, you just have to crush it once. Hindi siya tulad ng sa office na pwede mo siyang lagyan ng correction tape. So, as early as now, we were advised na sanay kami sa pag-crush lang once, nag-strike lang ng once sa mga maling words para masanay kami. So, hindi kami maging dependent sa mga correction tape, correction, mga liquid erasers, parang ganun. So, ang nangyari, na-realize ko na parang nasayang yung correction tape. So, ginawa ko, nilagay ko na lang siya sa bahay, tapos pinagamit ko na lang sa mama ko yung correction tape. So, sa inyo guys, if you haven't bought your school supplies yet, then don't buy correction tape or correction liquid kasi hindi siya kailangan sa law school. But then again, I'm just speaking for myself. I'm just giving you an advice according to what I have experienced ha. Kasi baka sa inyo, baka sa school nyo, pwede din, then ayos sa'yo dyan.
Next po is books. I'm not saying na huwag kayong bumili ng libro because books are very important sa law school. Especially po sa lessons, lahat ng subjects, kailangan may books. As a matter of fact, lahat ng subject ko na may requirement na book is nabili ko na lahat. But I'm saying is, huwag muna kayong bumili ng books if wala pang in-advise yung professor sa inyo. Because there are students, may mga kaklase ako na may books na sila. Even the school has started. So, nakabili sila ng books without asking for the professor kung ano mga gamit nila na books. So, nangyari, yung professor namin, they are using Reyes, they are using Isagani, was it Isagani? And they are using Agpalo, they are using Suarez. So, yung mga ibang books is they are using from different authors, which is, hindi yung gamit talaga ng professor. So, parang yung mga examples ng professors, yung mga jurisprudence dun ay iba. So, yun guys, if wala pa kayo sa law school, hindi pa nagsistart yung mga law school nyo sa may August pa, then I advise you, huwag muna kayo bumili ng books. Hintayin nyo po yung mga advice na magiging professor nyo because every professor has different na mga preference for books. They have different na mga gusto ng mga authors and different na mga gusto ng mga editions. Kasi may mga editions din ng book na hindi pa updated for mga revisions, amendments for every po na articles o di kaya ng mga laws, mga codes. So yun. Yes! Next po is yung codals. Yung codals po ay para siyang maliit na book na parang compact siya na lahat ng mga codes doon, mga articles is nakalagay na doon. Pero po, yung kaibahan niya sa books na yung major talaga book sa subjects is yung codal po is parang summary lang. Wala siyang annotations, wala siyang explanations per article. So parang puro article lang talaga siya na nakalagay doon lahat. So yun, yun yung codals. This one goes for the first year. Incoming first year, so di kaya second year or third year. Huwag muna kayong bumili ng codals, guys, because yung codals po is yes, magamit siya, pero hindi siya as useful as like those na malaking books. Bakit? Kasi yung codals po is mas applicable para po sa mga graduating tsaka mga nagre-review na mga students. Because yung codals nga, sabi ko kanina, is mga summary na lang siya. Yung mga nagbabasa ng codals is yung may mga alam na tungkol sa mga articles na yun. But for us na mga first year students, mga incoming na mga new law students is we need annotations, we need explanations about po dun sa mga loss na yun. So, we need more to read those annotated na mga books. So, again, huwag muna kayo bumili ng mga codals kasi yung codals din is medyo expensive siya, medyo pricey. So, pag first year ka pa, hindi mo pa maintindihan yung codals. You'll be seeing all the articles there, pero wala siyang explanations kung anong ibig sabihin doon. Remember guys, some laws, mga hindi masyadong madaling maintindihan, so kailangan siya ng mga annotations. Again, para sa akin lang ha, but if you have lots of money with you, then yes, you can buy your own codals. Pero, yun nga, para sa akin lang, para mas makasave is huwag mo na bumili ng codals. Next po is, huwag mo na kayo bumili ng mga uniform o di kaya ng mga corporate attire o di kaya kahit anong attire for law school. Sa mga hindi po alam, yung law school po, mostly, especially po sa may mga schools po kasi na civilian lang po yung required na gawing dress code. Pero may mga school din na may sarili talaga silang prescribed na mga uniform for the College of Law. For example, sa mga big university sa Manila, they are required to wear tuxedos or yung mga coat and tie talaga sila. Sa Cebu naman, kailangan lang mag long sleeve tsaka may tie talaga, tas black na pants. Pero sa amin po, we are not required to wear such very formal attire during our classes. Yung nangyari po kasi sa amin, yung una required is long sleeves tsaka yung semi-formal attire talaga. But after ilang days, nagkaroon ng bagong announcement, bagong requirements na new students, you are required to wear smart casual na lang. To give privilege naman dun sa mga employees na wala ng time galing sa work, then diretso na lang sa school. So wala na silang time magpalit ng damit. So kami, we are given the privilege to just wear our uniform sa work. Yung iba naman is yung casual na smart casual attire. Para hindi naman siya yung t-shirt lang, medyo formal siya pero hindi siya masyadong formal. Tapos after a week or two, may announcement naman na ginawa from the College of Law na may mga prospect na gawing uniform for our college. But hindi yung uniform na uniform talaga. May mga balita na we will be required to wear like a coat, a black coat, tapos may logo ng College of Law ng school namin. So my advice now is huwag muna kayong bumili ng mga dress nyo po for the girls, tapos yung mga lalaki naman, barong o di kaya yung mga long sleeves, huwag muna kayong bumili as for now, because yung College of Law for every school has a different prescribed na dress code. So, hintayin niya lang po yung mga announcement ng Dean, Office of the Dean, o di kaya ng mga department na officers kung anong mga prescribed and required na outfit para sa law school. So, yun. Huwag muna kayong bumili. But if you want to buy, like, new clothes for law school, make sure that it's formal because, guys, you are aspiring lawyers, so lawyers don't wear t-shirt during the trial. Just buy, like, formal, like, the polo for guys or dress for the girl. The perfect term for that is corporate attire. For your, siguro, for the first week, pag wala pang uniform, take care for the first month. Yun, guys.
Next naman po is, huwag mo na kayong bumili ng recorder. Kasi po, nung una, I was planning to buy a recorder for my class. Because I realized na yung mga professors namin, ang bibilis nila magsalita, ang bibilis nila sa mga topics. Yung iba nga, hindi na sila tumitingin sa libro because they have memorized the books. So, ang ginagawa nila is from this topic, tapos jump to another topic, tapos jump to another topic. So, ako, na first time nakarinig ng mga terms sa law, sa mga legal terms, hindi ko alam. So, I realized na parang, uy, kailangan ko ng recorder. Para at least, sa bahay, o di kaya sa trabaho, I can listen to the discussion in the comfort of my house. Parang ganun. But then, I realized na huwag muna kayong bumili. Because, sa nangyari sa akin, nung first week, hindi ako nakasunod. But later on, I was able to adjust with their discussion and medyo nakuha ko na yung kung paano ako mag-take notes during the discussion. May iba naman ng mga professors na ayaw nila ng recorder sa klase. Kasi parang sa nila is violation of privacy daw. Parang ganun. So, huwag na kayo bumili ng recorders, guys. And advice, if you want to record the discussion of your professors, then ask for their permissions. Kung pwede bang mag-record during the class o hindi. Kasi minsan, baka may masabi sa mga cases na parang sensitive. So, ayaw nilang ma-record yan. Mga sasabihin nilang examples, mga ibang mga experience nila are kailang off the record. So, wag na lang muna. Kaya, wag muna kayong bumili ng recorder. Anyways, if you want to try recording, you have naman application sa phone, so you can just siguro download or install such applications sa phones. So, yun guys. Next, I think this would be the last for my topic for today is tablets or tabs or iPads. Huwag muna kayo bumili ng iPad for law school because hindi naman siya necessary. Though some of the vloggers, may mga law students, they have discussed that they are using their iPads or laptop for law school. So far guys, depende ha, this is for my personal experience. I have my iPad pero hindi ko siya ginagamit masyado sa klase. Why? Because pag may mga jurisprudence, may mga laws na pinapabasa sa amin, ginagawa ko is piniprint ko siya sa bond paper. Pag iPad ka kasi, o di kaya tablet, is you'll be looking at the tablet for a very long time, almost 1 hour or more, masakit siya sa mata. For my personal experience nga, medyo masakit siya sa mata, tapos nawawalan ako ng focus. Because pag nag-ako, masakit sa mata, so I'll be looking sa malayo, tapos pag nakatingin ako sa malayo, is wala na yung isip ko. Nakalutong na kahit saan. So yun nga po, so my advice is, huwag muna kayo bumili ng iPad o di kaya ng tablet. Pero yun nga, depende, if you already have your iPads or tablet, you can just use that one, you can try using that one sa law school if it's applicable for you don't find any problem using your iPad. So, yes, wala akong problema dyan, but for my personal experience lang po. Kasi yung mga kaklase ko din, they have their laptops during our class. Di sila nagtatagal na gumagamit sa laptop tsaka sa iPad. Kasi nga, masakit sa mata. So, yun lang guys. Those are the things that advice na huwag mo nang bilhin o huwag nyo mo nang gamitin during sa first time nyo sa law school, so like the first week or the first month sa law school, because you might be spending money for nothing. Baka hindi nyo rin magamit yung mga gamit na yun. Again, try nyo muna. You have to know yourself muna sa first week kung saan kayo masanay. Kung ano mga techniques nyo sa pag-note-taking during sa law school. So, baka mas gusto nyo mag-sticky notes or di kaya gusto nyo mag-highlighter. You have to find yourself kung saan kayo mas suited na gamitin. So, huwag muna kayong bumili ng mga gamit na banggit ko kasi baka hindi nyo rin magamit sa law school. Yun lang guys. Again, if you have your comments about these videos, if you think that I've said something wrong, please correct me po. Paki-comment sa baba. If you have any comments po regarding the things that I've been discussing, o di naman kaya, baka may mga suggestions kayo na mga pwede kong gawin next videos ko po. May mga tanong kayong gustong itanong sa akin, then please don't forget to comment that one below. I really appreciate and I really love giving replies to your comments. So again, if you are new to this channel, pag hindi ka pa nakapag-subscribe, again, please click that subscribe button tsaka yung notification button sa tabi ng subscribe. Shoutouts again sa mga incoming law students dyan and sa mga bago pa lang sa channel ko. I hope to be hearing a lot from you guys, especially sa mga bagong mga law students. So yes, yun lang po and I think that's it for today. I will see you on my next video. Thank you!